Roxas, MBC, Mindanaoan Broadcasting Channel. Ako si Matt Evans, inaanyahan po kayo manood ng MBC, Mindanaoan Broadcasting Channel. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Tala na! 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 Mi 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 only mi 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 sexy mi 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 only mi 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 sexy mi. Kati-kati na ba ang iyong mga paa? Handa nang umalis, magliwaliw at lumarga. Buti na lang taga dito ka, sing dami ng happening, ang dami ng isla. It's more fun in the Philippines, bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng chinelas mo, nakatapak ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines, bakit palalayo? Mindanao Visayas, kumusta kanyang tanan? Sa ngalan si Bokpuerto sa MBC, Mindanaoan Broadcasting Channel. Ako si Thata Rojas. I'm with the bloggers and reporters and as well as news gatherer from Luzon. And they are here to help promoting Ozamiz City. And I'm so privileged because I'm with Kisha now, who leads the team. Huwag ato silang sana pasalamatan because pinaagi sa ila usab nga team matabangan sa pag-promote Ozamiz City, Misamis Occidental. Originally, ato nga nahibawaan about 30 more or less news bloggers, news reporters ang niya sa Ozamiz. And of course, most of them are first-timers din sa Ozamiz. But atong pangutanon si Ma'am Kisha. Ma'am Kisha, thank you for bringing those people here. By the way, total, ilan ba sila? There are about 32 to 35 people that were invited here and they all came. So, well actually, there are just 28 of them and then the rest of them are coming in tomorrow pa. Paano natin sila in-organize just to come here and be in one team? Because there are different sets of groups. So there are these photographers, we have that. And then we have the traditional media. And then we have the bloggers who does the digital marketing. So, and then we have the local media as well. And we have from the region 10. So we have just cascaded it and then nagbigay kami ng press release. And then, eto na. Yun. Ilan ba ang mga sites na bibisitahin natin? Ilan, there are so many, but for today, we have 5. So, that should be, like now we are here in the Bukagan Hill. We presented the Bukagan Bells, and then we're going to the Rihina Spring Resort. And then, we're going to the Immaculate Conception Cathedral, where there is the pipe organ. And then, we're going to the Kota Shrine. But before we go to Kota Shrine or Kota Boulevard, we're going to the Rodriguez Residence. It's the oldest house here in Ozamiz.
So a lot of beautiful sites that everybody should be visited when they are here in Ozamiz. Yes. Thank you very much, Keisha. And later on, doon na pa yung mga sites nga itong pag-asubayon. And you can see it here din lamang sa MBC, Mindanao One Broadcasting Channel. Tala na! Tala na! Tala na! Tala na! Padayon ka muna katutok sa MBC, Mindanao One Broadcasting Channel. Naghihapunta sa tour, ikaw ba na to ang mga bloggers, photographers, as well as newsmakers from Luzon. And of course, ikaw ba na to ang mga tinagalan sa Department of Tourism. Atong pasalamatan, atong tourism officer din sa Ozamiz, si Sir Jaime Tumada. And of course, ikaw ba na to karon Sir Michael Fuentes. Niyata, after sa Bukagan, miyato ta sa Carmelite Sisters, yung ato ang nahimamat si Sister Mary, yung ato ang nakita ang mga manindot usab kaayo dito ng mga produkto nga ginama sa itong mga kauban, mga itong mga higala sa Carmelite Sisters, and of course ang garden. O niya takaroon din ni sa Regina Swimming Pool, ang swimming pool ng Nature Spring, ayan. Very nature, tungod kay ang tubig dili chlorinated, it's all coming from the spring. Og makita na to ang daghan nga nangaligo karon despite nga ting klase ting trabaho, but ang Rina Swimming Pool din sa Bagakay, Ozamiz City, owned by Luansing family, mao gyud ang ginaani an kanunay sa mga kaigsoonan gustong maglingaw-lingaw, family bonding, friends bonding, and of course gusto nga magpabugnaw. Tungod kay ang Rina Swimming Pool usa ka mabugnaw nga swimming pool dini sa Misamis Occidental. O dini kauban na to ang mga higala na to sa buhat from social media, from different outfit in Luzon nga maghatod usab og mutabang alang sa promotion sa dakbayan sa Ozamiz. So ato nakita ang usa ka pool dini sa Rina Swimming Pool for renovation, for painting, og dito sa pikas ginahinluan busa walay tubig, og diri sa dako nga pool mo ni karon ang bag-ong gilimpyuhan. And of course dito sa pikas bag-o sang gilimpyuhan kay duna ni daghan nga mga pool, 1 2 3
4, nito pa dito sa likod ng bahin, and ang Rina swimming pool sa pagkakaroon kamulong nga pag renovate sa pipila ka mga struktura tungod kay usa kini sa mga karaan o ginaduaw nga swimming pool din sa misamay susudanta ug usa sa mga tourist destinations din sa Dakbayan sa Ozamiz. So from Rina swimming pool ato ta sa lain usab nga tourist destination din sa Dakbayan sa Ozamiz sa atong gihimo karon nga tour with the social media bloggers and of course sa atong mga media practitioners from Luzon. Only here sa MBC, Mindanaoan Broadcasting Channel. Tala na! Tala na! Tala na! Tala na! Minsay natuwa ang may likha, 7,000 ang ginugol. Tala na! Tala na! Inilatag sa malasot lang dagat at ang bayan niyang pinili nasa dulo ng bahaghari, kaya't 1,000 kulay ng aakit kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng Tala na! Piliin mo ang Pilipinas. Kasayahang di mapatid, ramdam sa bawat awit, sa masisiglang indah. Tala na! Alright, padayon mo na katutok sa MBC, Mindanaoan Broadcasting Channel. Kan sa Rina swimming pool ni ako karon sa Immaculate Conception Cathedral og makita nato ang newly painted na cathedral og atong antuon karon ang naimutangan sa pipe organ. Usa sa mga tourist destination tuon kay ang pipe organ dukay lagi ni usa ni sa mga historical nga pipe organ. O usa ni sa mga historical nga area nga kanunay anhion kun dunay mo anhi dinhi sa Dakbayan sa Ozamiz. So tala na! Ang pipe organ ni asa murag matawag ato usa ka special nga area dinhi sa cathedral. So nasa sa may second floor. Tala na! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Now, based niya karon sa program, Ozamiz Cathedral Pipe Organ, major donors. Doon ay daghan ni ining mga donors. And of course, ang mga pamilyang Lau, ang Betik, Padaranga, Cortez, Medina, and of course, Valconcha Sisters, La Suerte Lim Family, Kabaku, Kumunsad, Pereira, Lorenzo, of course, Ordini, Feliciano, Sanshanko, Ong, and of course, Henson with Chongbian, napadiri, representative and Mrs. Vivian Chongbian. Pamilya-pamilya ang nag-donate nini para lang makapalit ang pipe organ. So, atong tanawon din ni ang pipe organ. Pipe organ.
Sana. Talaga! Naman nampal si Rizal din. Ay, kuan man ko siya, doktor man ko siya sa mata. Dayon, close man ko sila ni Ramon Bernard. Then, magsakay man to si Rizal o kabayo, di kagdapitan. Then, o magabiin na, diri na siya matulog. Pila ka adlaw o pila ka gabi nakatulog si Rizal din? Murag sa isa ka buwan. Katuluban na siya ane diri ta manambal siya mata. Diri gidengi ang kapuyan. Oh, dani siya matulog. Oh, may istorya niya. Jose Rodriguez. Kay murag nakakita man to siya. Dile. Anak na sa igsoon sa tulo ka babae. Kay kuan man to siya kaning maestro sa higher Spanish. Kaya siya may nagkuhande sa ICC. Kaya sa mga college, may mga adri pa may nandiyak ka dala. Kuhan man ka nang sa retire na siya diya sa ICC. Ang mga college, magklase diri parte sa kuhan ni Jose Rizal. Kaya kuhan man siya ka nang iinan niya mga estudyante nga. Kung kabalo lang mo mga istorya, Spanish, English, pwede na mo matok sa inyo. Lugar. Isa magigala sa mamang papa, ano yung mga
Dalang na amin ay papagmama. Amo ay papagmama ni Ane. Yes, sama. Si Tudlo ko no, Lola. Bernard. Bernard, sana ko sila mga ama, na yung mga anak. Munang anak dito. Oo. Kani, Pilar. Ang sabas Pilar. Pilar. Dara o. Dalaga pa siya. Kani siya, wala inaminyo ka na siya. Isa mo na siya, si? Mura na siya. Incarnation Bernard. Kaya wala man na siya naminyo. Diyan kani silang unong kainsoon pag umangkon, namatay na may lang mama. Kani, tulo pa ka buwan, patamad ko silang mama. Na, anak ko ang tutukuran ko, sikis pa rin. O, ilaham ng yuta sa una, dito na sila kapuyo. Mula siya nagkatiman sa ila? O, di kuha na silang unong, gidala dire. Kaya kani, ilaham papa, mag-deliver mo na sa una o glanot. Papa, si ko? Si Guillermo. Senior. Ambos, senior. Oh, apo na na siya. Senior. Kanin ni Asia. Pilar. Pilar po. Naasa Amerika. Duha ra man sila isuon. Murag 65 na siya. Niminyo ni Kuan rin ni Sarmento. Pag Manila ko itong may laging dito sa una. Manila na rin sa dada ko. Luna, ikaw gigabantay ko rin ka. Ikaw rin ko pwede. Kuan ka ng pagkaminyo na ako, nasa ko pa ng tulog ng dalaga. Kay o kay sila rin may donating dahan sa una. Diha sa atbang sa ICC, dayon kuan kanang dyan na isala pa kuan. Kanya ganyan siya, wag niya lagi og high school. Kaya masuko man niya yung mga isuon laki. Siguro. Kaya kanya yung lula, ladies man na, taga Bohol. Sa mga anak niya, wala na tanan. Anak Ramon. Oh, horot na silang ano. 2000 siya namatay. Dahil na pa'y laki. Iyang isang laki. Itong sa Cebu, 2003. Ramon. Si Ramon, ay Ramon. Si Ramon, ay Ramon. 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 Dile, Rodriguez. Bernard din lolo ni Ramon Rodriguez. Oh, lain man sila kay bisan sa iya mga kwan, uyuan, ila yung kwan nung nangalan. Sige. Ah, muna ang Guillermo nga sa Cebu, si Ramon. Nasin ka ng kwan sa mga furniture sa Cebu. Kaliluan. Oh. Gusto naman yung tagyagin sa balay, gusto porta. Kana, si Kuan ra, Pilar. Dina, Pilar. Gaoli ana siya dire? Dine, nawag lang siya na ako sa Kuan. Mag-internet na mula. Dili po kuwa, ako ko'y cellphone. Telepono ra din. Kuan, nangutana siya na ako nga. Ang sa'y problema nila. Kaya sa una dia, akira ko, ang manay kural. Ako, problema na ako kayo. Dire, maghantak ang mga driver. Hindi ako ito mangihian ang mga dingding. Dahil, mo itong, kaya ako may napabang ng silong diya, dintal. Dahil, na nakikwata diha, na ipakural na diha.
Amin mimpinan na mo pantay. Wala na. Wala na. All right, atong nakahinabi si Lola Tarsila Huyuhoy nga mao gi caretaker dinhi gikan pa ni atong 1959 hangtod karon og sumala pa niya ang direct contact ang pagumangko na lamang nila ni Ramon Rodriguez nga si Pilar Rodriguez nga tuwa na karon nakabase sa Amerika. So ato makita karon ang ilang mga old pictures sa pamilya and of course kapamilya sa nini ang mga Bernard. And diri sa sulod ang makita na ito ang mga gamit nga sukad pa nito nakalabay nga higayon. Okay, atong suruyon. Councilor Rizalina Francisco,
sa atuang sa ating mga department heads na dito. First, Jaime, our tourism department head. Friends from the media, bloggers, lalo na from outside Ozamiz and Ozamiz Occidental. Good evening sa inyong lahat. First, again, magpapasalamat kami sa inyong sa pagkakataon na binigay nyo for coming over to Ozamiz City. I must say na yung city po namin is lagi ano, para raw, there's always a wrong impression. But when you come in to Ozamiz, dun mo lang makikilala at mababago talaga ano yung totoo about Ozamiz City. Just like sila Cherry, no, their team, when they went here for Johan sa the food business of Johan, yun lang initially. Then they saw something in Ozamiz. The time they were here, we had a little crisis over national issues, and they see na, oops, parang mali yata yung naririnig namin on the national. Parang mali yung kung ano nakikita namin dito, actual, very opposite, pero galawan, di ba? So, when they suggested, ma'am, gusto namin tumulong, we have a lot of friends na can help promote the city, and, you know, come across, parang itawid yung ano talaga yung totoo and what's really inside the Ozamiz City. So sabi ko, sige, maglatag kayo ng programa para mangyari yun. Kasi matagal na namin na pinangarap na dumating yung pagkakataon na yun na the city will be properly para promote at the same time maibahagi o maiparating yung totoong impormasyon o ano talaga yung Ozamiz, ano meron dito, how we are as a leader, how we are as a government, and how we are as a people. Kung makikita nyo, kung iti-trace back natin, Ozamiz City is a drug to be like a city producers of gangsters, di ba? Or a place na parang everything is something like Wild Wild West, na madami ba rin, na matakot. But, no, sa for sure, nakita nyo na, no? Ano yung Ozamiz, ano yung mga tao. And I must say na we are a city na we are a city with a good governance na hindi yung salita lang. We are truly and sincerely serving our people. The barangay up to the city, the government is working to the sincerely and delivering services sa public. We are committed to development in terms of infrastructure, education, social services, and others. Dahil dedicated po kami na ma-uplift yung bawat Ozamizno na nandito po sa Ozamiz City. And we see that promoting the city in terms of tourism, and with your help, we can bring more opportunities for our people in Ozamiz City. And as a presence nyo po, makakatulong po kayo na maiparating yung tunay na balita. Ano po yung Ozamiz, ano po meron kami, and what we can offer for the entire Philippines, and not just for the Philippines, but sa buong mundo. The fact that we are very accessible, we have our airport, we have 3 flights, 2 flights direct to Manila and 1 Cebu, a round trip flight to Cebu. And we also have our seaport. We have good schools here. And of course, the standard of living is very cheap at masarap ang pagkain. We wanted also to promote Ozamiz with a city with good food. No, diba? Yun yung in fact, we are looking forward to this dining Ozamiz with the Department of Tourism as our partner sa local government, because we also wanted to promote Ozamiz
sa food side naman din, no? So alam ko na we've been very famous for the past months, but with this opportunity na nakilala namin kayo and nakilala niyo kami with my father and I, not just in physical, but I think the way we are, and makakapal niyo po kung ano po talaga ang tunay namin pagkatao and how we work as leaders, as public servants, makikita at pararamdaman niyo, no? So not just, hindi na kailangan ibig kasi yun. The fact that we, you know, the fact that we have this, di ba? And we invited you here to come to Ozamiz City and bringing you here. No? We are so very grateful that you answered our invitation. It's really an honor that you people are here because we believe that you are the best one that also can help the city. No? It's really an honor na nandito kayo, nakaharap namin. And we have been very aggressive na to promote the city of Ozamiz, and that's why we have this moment. And I know that with your presence, alam ko na you are also willing to help us. And hopefully this will not be the first and last. Sabi ko kay Sherry, yung mga bisita natin ngayon, they have their, di ba, yung mga magazines nila and other venues na if we can come up with sa mga ano nila, no, sa iba their magazines and others that some is big part of those publications and other promotions. So yun. So we wanted that to happen, no? So thank you and good evening, and sana nag-enjoy po kayo, no? And mag-i-enjoy pa kayo bukas as you stay and in the city of Ozamiz. Thank you and good evening. Once again, let's give Vice Mayor Nova a big round of applause. Talana. Naja and her friends will offer you a tribal dance. The Subanen dance, which you witnessed earlier this day, she's going to perform it tonight with her friends. Let's give her a round of applause. So let's go. Yeah!
Tala na. Tala na. Good evening. Magandang gabi. Magabi. Tala. May gabi yun. Ginawa niyo yung director siya ngayon kay Paul Panio ng Viola. Ang director sa Magyuntin Tourism na nagyong siya. Nandun man siya kami ng NGO yung pinalit. Ang gabi, Rush Beer, Kansim, na kaibigan natin. Kasabay ko kanina siya ng plano, galing Manila. Sila na napakilala sa inyo kanina, pero nanonood na ako. Kita ko marami pala talaga si Thata. Thank you rin sa pagpunta niyo dito. Siguro sa isip niyo kanina, pa-introduce ko yung kanina. Reynaldo Ozamiz, Padrino. Itong Ozamiz, dati yung municipal medyo Ozamiz. In honor ni Senator, late Senator, Jose Ozamiz, Cortez Ozamiz, lulo namin ng first governor ng Ozamiz at Ozamiz. Kasi itong Ozamiz Senator Ozamiz, kasama ito sa Cagayan de Oro, yung Ozamiz Oriental, isa lang ito. Yung hiniwalay ng first governor, Jose Cortez Ozamiz, the first governor, the first congressman, the first senator ng Ozamiz Occidental. Yung ginawa ng Ozamiz City in 1914, natapos sa gera, in honor ni Senator Ozamiz. Buong Mindanao, apat lang ang city sa Buanga, Cotopato, Davao, Ozamiz. Yung Caraga region, Surigao, Butuan, kasama pa yan sa Ozamiz dati, sa region team. Itong Ozamiz, tagal-tagal na naging city. Medyo, hindi lang na, hindi na siya na-promote. Kaya, sa pagpunta niyo dito, lalo yung matulungan ng Ozamiz. Kaya na tourism at nagpunta yung ibang mga sa isang city na medyo matagal-tagal na. Kasi nangyari sa amin dati, sobrang politika. Ang level namin, mga ulang, nangyari yung walang political will, kaya hindi na amin yung Ozamiz. Yung ulang umupo ko 2001, yun ang talaga yung Ozamiz na tao ng promo. Kaya kanina pagdating natin yung tao ng Tachapin, hawak-hawak ko yung award namin sa World Governance. Doon kahapon sa Sukiti ng University ng DLG. Ano ko yung 300 plus na municipal city na binigyan ng award sa DLG. Pag binigyan ka ng award sa Gold Governor, isa dyan sa titulo natin na itong Ozamiz City talaga magandang management sa LGU. Kasi ang palitin dyan ng LGU, bawat region, ng regional director, tagal sa palinisyon nila. Kaya timing na dito kayo, matulungan mo ng Ozamiz, paano natin i-aangat yung dinami rin kung tayo ng pasyan, kompleto na tayo. Malapit ng airport, malapit ng airport. Maghanap-hanap kasi ng city, malayo ng airport, malayo din ng airport. Ang usapin, pili natin nakarin ng airport, pili natin nakarin ng court. Saka tahimik na lugar. Kanina si Ozamiz sa kanina, ako talaga pag-gabi, tahimik na talaga ang Ozamiz. Kaya, binito ko ng kanina, yan dito, religious na tao dito. Bulito ko sa hilabi ko kanina sa inyo na isang leader ito mamuno. Maraming isawa, hindi ka manalo.
yan ang tao hindi na nandito. Walang pulisyon. Pura lang na yun ang kasila niya manila yung may 5 pesos na pagkain nila. Yung barbecue, may hanging rice. May 20 pesos ka isang araw, kakain ka na ng 3 pesos. May 5 pesos ka pa may 1. Yung pinaka, ano ba yan? Yung pinikap driver, kailangan nakita nila. Yung pinikap nila, pinaginahan ka na. Pero kakain ka sa araw ng 3 pesos. Kasi yung programa na dito, yung mga hirap, kailangan kakain ng 3 pesos. May snack pa. Yun ang programa namin sa continuum service. Kaya sa mahirap, yun po kami talaga ng purpose na maangat sila. Mahirap yung tayo lang ang kakain, tayo lang ang mga yung mga hindi sa mga yung mga sinso. Kaya po nabihod kami. Nabihod talaga yung mga sinso. Bigay namin ng mga kapital, 3,000, 5,000, mga vendors, 3,000. Walang interest after 1 year pa balik ang kapital ng mga 5,000, 2,000, 3,000. Walang interest yan. Kaya nakalangan ko nito yung mga Mumbai, yung 5-6. Kasi patay na siya. Walang mga interest sa akin, ibalik na pina. Para mabuhay talaga ang mahirap. Yun ang isa sa programa namin. Naka-libre school supply kami. 20,000 plus na sudyente sa amin na public school. Libre school supply, libre bank. Tap-tap na talaga yun. Dahil karamihan sa mahirap pagdating sa public school, yung nanay, yung mga muta, pagbili ng bag, pagbili ng school supply. Yun ang mayano namin na kami na magbigay. Tapos yung mga nandyan sa pag-ilbi namin, yung mga pisin, yung mga anak nila, may ilgang pisin, pinahinto namin yung anak nila, ginawa namin na eskala. Pakita mo sa mas tahimik na, pero mga tao, kapag-aral talaga. Kaya nandito yung lasal, yung presyamos yung presyanti, nandito yung poente, isa sa maritime na ang dami na nakapunta sa labas ng mga presyanti. Kaya, ano ba kayo? Ang linggo ba kayo, no? Kaya nakita na ninyo ano talaga puro stories sa puro Ozamiz. Sa ikot-ikot yung katanong-tanong kayo. Kaya yung narinig ninyo sa mga pinto-pinto tungkol sa akin, Aldo, kayo na ang gusto niya kung kita kita. Talaga kami ang totoo, puro itong marinig, anti-communist. Hindi yung puro itong marinig, yung puro sa Manila na mataya, puro sa Commonwealth. Hindi totoo puro itong inamit lang. Kami anti-communist, anti-emergency na organization sa amin dito. Pinamit lang sa mali na operasyon. Kaya malaman nyo sa kating ano talaga ang pagkakunahan. Maganda yung kayo mismo na ang pagkakunahan sa patulungan niya ng mga Ozamiz laban na sa tulisan. Enjoy mo. Pero stay here in Ozamiz. Maganda na may salamat. Wala na! Wala na! Wala na! Next po attendance is in 9 buildings in Davao. Finally, the idea was formed. The product or the legacy I am talking about will come true. The dragon fruit ice cream, which will be served now. The richness of this food in the farm or mini farms in the future will bring to life. So this dragon fruit ice cream only be found in Ozamiz
sa barn ni Mayor Aldom. Mayor Aldom. So, hope you will enjoy this, the taste of the Darton fruit ice cream here in Ozamiz City. Thank you. Wala na! Wala na! Wala na! Kati-kati na ba ang iyong mga paa? Handa nang umalis, mag-iwaliw at lumarga. Buti na lang taga dito ka. Sing dami ng happening, ang dami ng isla. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng chinelas mo. Nakatapa ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Mula Batanes hanggang Molo, iba ang saya ng Pilipino. It's more fun in the Philippines. Nandito ng lahat, saan pa pupunta? Malalim ang dagat at mababaw ang ligaya. Halatang halatang Pilipino ka. Abot langit ang iyong ngiti. Lahi ng masasaya. It's more fun in the